Tatagpo ang patay sa loob ng fermentation pool ang apat na trabahador ng isang pagawaan ng patis sa Obando, Bulacan. May unang balita si Jomer Apresto. Bangkay na ang apat na trabahador ng datnan ng responding rescue team sa pagawaan ng patis sa Barangay Panghulo, Obando, Bulacan. Ang mga biktima, natagpo ang magkakatabi sa loob ng fermentation pool. Ayon sa pulisya, pinaglinis ng may-ari ang isa sa mga trabahador. Nagulat na lamang daw ang isa pang trabahador nang makita na wala ng malay ang kanyang kasamahan sa fermentation pool. Dito na raw siya humingi ng tulong. Humingi siya ng tulong, sir, sa mga kasamahan niya doon na nagtatrabaho. Pagkatapos, tatlo kagad yung tumulong na iahon yung ano doon. Hanggang sa hindi na rin sila nakaahon, sir. Posibleng suffocation daw ang ikinamatay ng apat na biktima matapos makalanghap ng kemikal sa loob. Nung tinatry na i-retrieve ng BFP, pati rin sila, hindi sila makatagal din dun sa loob. Hanggang sa ginamitan na sila, gumamit na sila, sir, ng mask tsaka oxygen. Breathing aparato, sir. Gumamit sila ng breathing aparato para makababa doon sa ilalim. Dalawa sa mga namatay ay mga caretaker ng compound habang ang dalawa naman ay mga kinontratang construction worker. Base sa investigasyon, nasa apat na taon na raw hindi nag-ooperate ang nasabing pagawaan, kaya pala isipan ngayon sa pamilya ng mga biktima kung bakit kinailangang linisin ang fermentation pool. Ito yung gate ng compound ng pabrika ng patis kung saan namatay ang apat na trabahador matapos umanong masuffocate sa isa sa mga fermentation pool. Mula sa gate na yan hanggang dito sa nilalakaran ko ay amoy na amoy pa rin ang masangsang na amoy. Patuloy na inimbestigahan ng pulisya kung talaga bang non-operational na ang pabrika. Inaalam din ang posibleng pananagutan ng may-ari, lalo't wala raw safety gear na suot ang mga biktima at tanging lubid lamang ang suot ng tatlo sa kanila. Ay naman sa anak ng isa sa mga nasawing trabahador, pumirma sila sa isang waiver kung saan nakasaad na sasagutin ng may-ari ang gastos sa burol at libing ng kanilang kamag-anak. Pero pinag-aaralan din daw nila kung magsasampa sila ng reklamo. Depende naman po kasi kung magkakaayos kami, kung tama naman po yung ibibigay nila sa amin, kung sapat naman po ba, kung gusto naman po ba yung ibibigay nila, titignan pa po namin sa pag-uusapan kasi mag-uusap pa naman daw po kami. Sinusubukan pa namin hinga ng pahayag ang may-ari ng pabrika. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.